So, magandang araw mga kachamba, welcome back sa ating channel. Today mga kachamba, dito tayo kay Bruno, ayan. Grabe, naglulugod si Bruno. So, andito na siya sa, ano, sa cage natin, hiniwalay na natin siya sa asawa niya dahil nga hinahanda natin siya para sa darating na breeding ng Norte. So, medyo makinis na siya mga kachamba, ayan o. Sakto siya, sakto, nag, ano siya, patapos na siya maglugon. Ayan, maputi na rin yung ilong niya. Ibig sabihin, ano na siya, condition na. So, mga kachamba, today's video, ikukwento lang namin yung history ni Bruno at saka yung, yung naging kapatid niya tapos yung naging anak niya. So, tara mga kachamba. Kwento na natin at baka ikwento pa ng iba. So eto nga mga kachamba, etong ibon na to si Bruno mga kachamba, eto yung kauna-unahan naming ibon na naka-finish ng race Katbalogan to Talavera Nueva Ecija mga kachamba, 606 kilometers air distance. So ano to mga kachamba, finisher siya ng Katbalogan day 2. So kinabukasan ng alas 8 siya nakauwi mga kachamba, pero grabe yung tuwa namin nung umuwi siya dahil nga yung last lap namin na yun pahirapan at ilan lang yung nakapagpaklak. So isa tayo sa pinalad na makapaglak nung araw na yun, last lap. Sa mga hindi nakakilala mga kachamba, yan si Bruno, eto. Kauna-unahang ibon namin na unknown line na dumulo. Ang ibon na ito mga kachamba, ano lang, maliit lang. Maliit na ibon lang talaga siya, grabe. Kung pagbabasihan natin itong isang ibon na ito, malaki ito. Kumpara mo sa kanya, para siyang hen. Kung may maglulok bisik dito, talaga makikita nyo kasize lang niya yung hen. So, eto mga kachamba, unknown line talaga, wala siyang line. Kumbaga, napulot lang namin nung bago-bago pa lang kami nag-aalaga. Hindi kayo maniniwala mga kachamba, parang netoy lang yung nanay niya. Parang native lang talaga, sobrang liit. So, eto yung nanay niya. Yan. Gagapurit. Kala mo nga young bird pag nakita mo. Pero matanda na tong ibon na to. So, yan yung nanay niya. So, ngayon, yung anak ni Bruno, pakikita ko sa inyo na ilalaro natin ngayong South Race. Nag-iisa lang ulit yung anak niya. Pero bago yun, bago natin tingnan, kwento ko lang yung naging anak niya. Nung nakaraang season, South Race, dumulo rin mga kajamba. So, yun nga si Bruno Por, sa mga nakakaalam. Pinaris namin siya, si Bruno, sa unknown line din na ibon ni Master Darwin Vera. Walang linyada. So talagang walang linyada yung mga ibon. Pero matyaga lang. So yung naging anak ni Bruno, mga kachamba, 5 points. Hanggang first lap, hanggang 5 lap, clock siya. Maganda yung mga naging speed niya kahit hard race yung ibang lap. Umuwi siya kahit umuulan. At masamay panahon. Nung last lap, Katbalogan ulit mga kachamba. Super hard race. Hindi nakauwi yung ibon na yan, yung anak ni Bruno sa kasamaang palad. Dahil nga, yung nag-day bird na ibon lang nung araw na yon is tatlong piraso lang sa tatlong club dito sa Nueva Ecija. So, isa kami sa nawalan ng ibon. So, ano yun? Live. Kaso nga, wala na. Nung natapos yung karera nung South mga kachamba, nakakurot naman kahit papano yung anak ni Bruno, pang 27th overall sa young bird mga kachamba, over sa libong ibon. So pinalag tayo kahit papano, nag-uwi siya ng certificate at pera din kahit papano. So ito nga mga kachamba yung ilalaro natin this coming South 2022. Ang line na to, unknown line, anak nga ni Bruno diba? Diba? So, ang binaris namin sa kanya naman this time, nanay ni Bruno, inbreed. Sabi ng iba, pangit daw yung inbreed. Pero,
Te-testing namin, wala namang masama o. Kundi, subukan, di ba? Paano malalaman kung hindi natin susubukan yung inbreed na ilipad? So, ayan, medyo malaki na. Medyo na-late nga lang ng pag-breed. Pero, sakto lang to. Healthy ibon. So, possible kaktong ibon na to. Kamukha na naman ni Bruno 4. Sana magmana. Sana makapag-finish naman tayo ng last lap. So, ayan, pinagpares namin yung mother and son. So, yung mga naging anak na to, nung South Bend, mga katiyamba, itong nanay ni Bruno, eh, sinubukan namin sa ibang kak. Dumulo rin hanggang Katbalogan. Nung last lap, ay hanggang Matnog, Sorsogon. Nung last lap lang, mga katiyamba, yung Katbalogan, hindi rin talaga sila nakaway dahil nga, super smash yung lap na yon. Sayang, apat na Bruno yon. Tatlong anak na to. Tapos, isang anak ni Bruno yung niload natin nung Katbalogan na hindi nakauwi. Hanggang ngayon, hindi pa nakakauwi. So, ayan, eto, te-testingin ulit natin yung anak ni Bruno. Tsaka nung nanay ni Bruno, ayun. So, sana ay mag-match. Huwag sanang reject. Sayang yung panahon. So, ang kinabit natin sa kanya na ring is TPFC. Nerpa na pala yan, Nerpa. Nerpa. Tapos, yung isang maliit na yun, madumi pa nga, eh, Javier Leyte ng BFRC, mga kachamba. Testing lang, testing. So, tiwala tayo naman sa lahi ni Bruno. Kahit mabagal, matyaga naman. Diba? So, gusto natin may patunayan kaya hindi natin binibitawan yung lahi na to, eh. May potential kasi sila. Potential. Malapit na tong iakyat sa ano, mga ilang araw na lang, iakyat na namin sa Maylop, mga kachamba. Alright, tignan naman natin yung nililipad natin ngayon sa Norte kasi akala ko wala talaga tayong nililipad na kalahi ni Bruno ngayon ni Norte, pero ni-review namin, meron pala. So tara, tignan natin, nandun sa loop. So andito, mga kachamba, yung isang kapatid ni Bruno na inililipad natin ngayong Norte. Ayan siya, si Armando. Kaya pala, kamukha niya, awit siya. So, paano nga ba naging kapatid ni Bruno to? May tarong pa eh, no? So, yung nanay na to is nanay ni Bruno, yung mukhang native doon sa may breeding cage, yung saddle. So, yun yung nanay niya. Yung tatay naman niya is yung anak ni James Red. Yun niya, si Dalisay. Kaya kamukha niya si Dalisay na may hawig siya kay Bruno. Ayan, kinis niya. Ayun pa yung pagpaka, hindi pa puno. Konti na lang, oh. Ayos na. Buti malapit pa lang yung karera niya. So, eto pala, mga kachamba, half-brother ni Bruno. So, kaya pala medyo matyaga din siya kahit na smash, umuwi siya. So, tignan natin kung hanggang saan makakarating tong ibon na to. Kasi nakitaan ko rin, nakitaan namin na matyaga siyang ibon kahit na madalas nga umaambon, umuulan, smash, eh umuwi siya, hindi siya nagkikinabukasan. Ayos ba? So, eh mga kachamba, yung mga lahi ni Bruno, ano lang siya, matyaga, hindi siya mabilis, hindi siya pang speedbird, pang cooling, pero pinukuling namin. So, marami pang ubusin na sticker, sabi nga. So, ayan. Bukas nga pala, kargahan ng mga ibon natin na to. Si James Red, si Armando, karaming isang suksukan. Ayan siya. Ito yung suksukan, kakarga din natin yan. Kahit kulang-kulang yung pakpak. And then, itong isang ibon natin na to, yung pambato ko. Sabihin nga natin dyan. Itong si Mr. Basic ay under observation kasi malungkot siya. Parang may sakit. Parang hindi na pwedeng ilipad, guys. Kasi yung tayo niya kaninang maga, sinilip ko is ano nga, lusaw. Lusaw na lusaw. Talagang may sakit. Kaya baka hindi namin ikarga sa Sabado. Pero meron pa namang
isang araw. Kung magiging maganda yung graphics niya bukas, eh ikakarga namin siya, pero pag kalusaw pa rin, tigil na muna sa next week na. Recover muna to. So, eto yung ano niya, oh. Kitang-kita niyo na, oh. Pasintabi sa mga kumakain. Yan, basa. Nilinis ko na lang. Tsaka, in-spray natin ng ano, pang disinfect para walang virus. So, yun lang nakita ko sa kanya, pero masigla siya. Pero yung droppings niya is, ano nga, lusaw. Sintomas na sign pala, sign na meron siyang sakit, may dinaramdam. So, kita-kits na lang tayo bukas mga kachamba. Loading, samahan nyo kami. Peace out!